Lamang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Hello! Howdy! Mayong hapon, umayang adlaw, kaninyong tanan, bagaigsunan. Ani ang nabunda sa atong kinahang tulumanon, ang Radyo Mindanao Astig. Og kami mang hinaot ng hapon, nga nalang hapon ta sa mayong pangunauna, sa mayong panglawas, og sa mayong pangisip. Asa mo karong dapita, mga kaigsunan, naman mo dyan sa tagsatagsang mga panimalay. Naman diha sa tugkaran, taksa-taksa mga tugkaran. Naman dapli na ng baybayon. O asamang dapit ka mo karong mga kiksunan. Kami mo ngayon nga mayang adlaw o dayunta sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao Astig. Huwag hinaot lang gihapon kita analang gihapon sa maayong panginabuhi mga kiksunan. Dihan-ihan ang Zamboanga, Sibugay Province. Mayong hapon o mayang adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga suki na doon sa kahanginan. O dihan-ihan ang Zamboanga, Sibugay, Del Sur. Zamboanga, Del Sur, mga kaigsunan. Mayong adlaw kaninyong tanan po diha, mga suki na doon mga taga Zamboanga, Del Sur. Zamboanga, Del Norte. Mayong adlaw kaninyong tanan, huwag kinahamgid nila. Kinahing adlong tulumanon, matagana yung mga abodnas panahon nga magprograma na ta. Bata ka itong mga naay access sa internet, ginahulat guna nila. Diyan niya ng lugar niya ng probinsya sa Zamboanga del Norte. Huwag diha sa Basilan. Anaalang gihapon ang atong mga kagalaan nga binisaya na tigpaminaw sa atong tulumanon. Og nang hinaot lang gihapon kami, anaalang gihapon ta sa mayong panghunauna, sa mayong panglawas, sa mayong pangisip. Salam doon namin kaya doon na lupasog. Salam doon ang kanyang katanta doon hayan. Maura yung mga kakampungan. Kalaulaan siya na doon doon hayan. Amoyin matagi. Maswag. Magdungog sin programa na itong mga tuhan, mga dayang. Huwag dihan-ihan ang dapit sa dawi-dawi. At sila ang kinagahan pong mga binisaya diha. Atong mga parinti, tigpaminaw sa atong tulumanon. Huwag dito na on Sabah, Malaysia. Mayong hapon, mayong adlaw, kaninyong tanahan. Huwag sa tibuok kalibutan, mga kiksunan. Kay lagi kini nga itong tulumanon at ibuok kalibutan kini huwag dahang kayong pasalamat kini nga itong bagong producer mga kagsunan kini nga Mindanao Examiner ginakarga nila kini ang itong programa kada adlaw dyan na siya huwag itong na ay access sa internet kinyo lang pangitao ng website sa Mindanao Examiner MindanaoExaminer.com o makita ninyo na kami o madungog nyo na itong boses dali o nang hinaot gahapon kami nga matagan mo kadaadlaw nga labas nga balita pinagi sa atong programa ang atong sinultihan dali o gusto mong binisaya na binisaya po kinilagin ninyong parintis kanginan si sa aming disa, binisaya po niya siya. Huwag itong gusto mo mag tausog,
Autausog ang punta. Ibalaman ito magtausog mga kagsunan. Napoy ang gamay ng Tagaog. Pinagi sa atong angkorman nga si Al Jacinto. O garong-karong taon-taon mga kagsunan, inyo na siyang mabati. So, sa mga kababayan po natin na laging nagkikinig sa atong palatuntunan, magandang hapon po sa inyong lahat o magandang araw. Samang kayo sulok ng mundo. Pinamatin namin kayo ng magandang araw. O lagi sa atong iskudiskud mga kagsunan, ang atong bitawang kaneng idol nato nga si Rico J. Puno. May panaw na kagahapon mga kagsunan sa edad nga 65, 1953 man to siya. O nag-edad siya, namatay siya kagahapon, may panaw na. So sa edad nga 65, sikat kini siya mga kagsunan sa panahon katong 1970s, no? O daghan kayong mga kanta nga iyang gikanta mga kagsunan. Og ato pang nahinumduman nga misikat kining si Rico J. Puno. Katong kanta na ganin niyang ni Barbara Streisand, katong The Way We Were. The Way We Were on niya, naapay. Murag kinabidya na siya kanta niya bang on sa to, katong mga kanta ng The Way We Were on niya na ay Tagawag dito iyang gipunan. Namamasyal pa sa Lona Eta na walang pera. Sikat na siya, 1973 na siya mga kagsunan. Ang giskwila pa dag high school, matingala, high school pa to ato. Huwag mao ka na ang atong idol mga kagsunan. May panaw na sa edad nga 65 kay lagi, kinilaging sakit sa kasing-kasing. Ora ganing kinahanlan nga ang pingad ko na ito ang atong lawas mga kagsunan. Pisa mapubri man ka, madado man ka. Nakato si Rico J. Puno na aman din kwarta. Ha? Pero wala gihapon na himo ang niyang kwarta. So, muabot ganing panahon nga wala doon na yung mahimo. Bwad yun ay mahimo ang kwarta mga kagsunan. Mao nga dinis kalibutan. Magminaayod na ba? Ha? Magminaayod na. Kay lagi laing kalibutan dito mo mabuhi mga kagsunan o dito ganin mabuhi ang kalibutan mga kagsunan sa mga naimuhat mo din sa kalibutan and down ha? May impyero naman or dito ka sa langit madod ba nila o nang ubang pong inchi kung baligya po sila nga na may langit daw na may impyero no o dito sa crossing baligya na sa tubig plus sila but anyway ang Radyo Mindanao Astig nagkikiramay po kami sa pagpanaw po ng ating idol na singer, maganda pong boses nito mga kaibigan, si Rico J. Puno. Huwag sulayan pang mga balita mga kagsunan lagi dito na sa Middle East address, Audi ba ito? Biyad ba ito mga kagsunan? Kinilaging mga OFWs ba? Mga OFW na itong trabaho dito sa Middle East. Nasayod na nga sila nga dili pwedeng ang relihiyong Kristiyano dito. Dili pwedeng mag-introduce kag mga unsang-unsang mga relihiyong dito. Islam na po na ang ginatuhan po dito mga kagsunan na buang-buang mo. Kaungkol mo po ng mga ubang mga OFW na ito. Naging mga habit naman, ugmawang tingali ang kalag-kalag. Ala, nag-Halloween party man to sila dito. Na di man na siya pwede. Nag-Halloween party. Na mauna nag-Halloween maraga ng party sa mga demonyo, party sa mga wak-wak. Sa mga kagwang. Na di man sugod ang sayod na silang Muslim countries ka na. Nga nung maghimaw na sila, kipangsikop sila sa mga kapulisan dito mga kagsunan. Ambot sa no, kay balita na nila, no? Basig papuleon to sila o unsa ba? Sayon na sila nga kanang Middle East Islam countries kana og dili nang dapat magbinuang na sila ipa introduce na dili ang ilang relihiyon dito. Di na siya pwede. Naon sa aman. Why
balik tanaw daw sa mga sa ilang mga mahal sa buhay nga may panaw na dapat ba nang mingon silang kalag-kalag unya maghimutag mga gimmick-gimmick diha na ay maghimutag mga maskara na ay mga maskara sa mga duwende maskara sa mga kanang mga makadlok ba maskara sa mga multo maskara sa unsa-unsang mga kining madod ba sa Tagalog nga katatakutan na wala tay murabag wala na tay nagrespeto sa mga mahal na to sa kinabuhi nga ato lang na silang dula-dulaan inana din ang tao mamatay mamahimong kalabera mamahimong mga demonyo mamahimong mga aswang mamahimong mga manananggal inana lang panahon na sa kalagalag sa bilang mura ba nag-insulto na sa mga mahal na to sa buhay nga may panaw na imbes nga pangajia na nila imbes nga magdasal na sila aron ang kaluluwa ng mahuwas maluwas sa mga sala nga nangahimo nila sa kalibutan sa magiduwaan man nila. So mao ka na mga gisunan unya dito pa jud sa lugar sa mga Muslim countries mga gisunan diya sa Middle East na di man na siya pwede mao ka na mga gisunan kipangsikop sila sa mga kapulisan, mga pulis ng mga araw, mga bulan, mga gani, wala silang ipangkulata dito. So, mao ka na ang panghitabo sa mga OFW diha sa Middle East nga ilang gitamas-tamas po nila ang reliyon sa Islam nga dili man dyan na pwede. Dili lang sa Pilipinas, pwede. Kaya sagol-sagol man tadiri na may Christianity na ay Islam dito wa man puro mga Islam diba nasagula na naman masuko yun na sila. So mao ka na ang mga panghitabo na nahitabo sa mga OFW yung taon ang organization ng taon yan na kaluoy de mas may pang muli na mo dong mga inday mga babae ba ay pang manguli na mo kay inanain yung mga batasan pagkahimuon yung respetar po ng reliyon sa mga Arabo diyan sa Middle East kay dili ka na mao, dili ka na maayo ang inyong ginabuhat. So mao ka na ang mga panghitabo mga kaigsunan sa atong tulmanon kaneng Radio Mindanao Astig Radio na Diario Pajud. So salayan pang mga balita mga kaigsunan dinhi sa atua mas pangang duha ka o tulo matuk ang busayap mga kaigsunan ang kining namatay diha sa nianang probinsya sa Sulu batog sa mga sundalo na naapoy mga sundalo nga nakalas po dog tulo mga kaigsunan. So og lain pang mga naangol ganing mga Philippine Marines batog sa mga Abu Sayyaf diha sa Sulu og matod pa nga na daw mga 30 ka mga Abu Sayyaf o 50 ka mga Abu Sayyaf ang nakipagbatok sa atong mga kasundaluhan diha sa Sulu. So pag human sa gira mawag na tulo ang namatay sa mga Abu Sayyaf o tulo po sa mga sundalo o pila ba itong mga sundalo namatay mga gisunan o naapay mga laing mga naangul. So mo ka na sa bagay mga panahon po naman sa una ang sigilag gira-gira ang mga Abu Sayyaf o mga sundalo diyan sa Sulu mga kaigsunan apan mga kaso nga isolated lang man siya ba nga dili noon maka makahimo og mga kadaot na diha sa Sulu og salamat ta sa atong gobernador diha ni anang lungsod sa amin probinsya sa Sulu mga kaigsunan nga
padayon lang gihapon ang ilang mga pagsuporta sa mga katawhan. Padayon lang gihapon ang pagtabang sa mga katawhan diha sa mga sulu, mga kiksunan. Pinagi ni atong Governor Toto Tad, ang anak nga mudagan daw siya o Vice Governor o niyang yamahan si Governor Abdul Sakultan, ang mamahimong gobernador niya ng probinsya sa Sulu. So, manginaot lang gihapon mga kaigsunan, pero naabay ng kaingon sa tuwang mudawag lang gihapon na sila kay sa pagkakaroon ng naabay mo kontraana nila. Kaya bisa pag naay makuntana nila sa nahimo nilang mga hinabang, nahimo nilang mga hinabang sa mga katauhan diyan sa Sulu, murag maglisod man ang kontra ng tingaling mudaog. Kay daghan pun mga nakita nila nga kauswaban diyan sa Sulu, pinagi niining gobernador nato nga si Governor Toto Tan. Ang mga dalan, murag mga dalan mga igsunan, maayo na. Simentado ng mga uban. O niya, ang naay mga kabus, nawain tao mga tugkaran, nawain tao mga balay. Alag, itagaan nila, gimuan nila balay mga igsunan. O niya, ang naapay mga arrange na ang mga tigbaligya diha niya ng market. Diha ilang palingke mga igsunan, deliver sa unang client. Bakaroon murag naka-arrange na ang tanan, nakalinya-linya na siya. Dili na parang sa unang bisag-asa na lamang mo maligya ang mga vendors diha niya ng dapita. Pero sa pagkakaroon, murag maayong hinlo ng mga igsunan ang Sulu. Apan inguntang wapamantay nakadungog nga na ay mga sikop diya ng mga involved niya ng illegal drugs, no? Pero naman tayo ng gamay, pero murag wala ragayo, daily ragayo ng nahisgutan ang droga diha sa Sulu. Kumplando diha sa mga laing mga lugar pastilan, pagkadaghan sa mga balita nga adong madungog, gumikan ni ining droga. Nagadakop dito, sikop dito. Pero sa hulo, murag wapat ang nakadawa, murag gamay na kayo, no? Ang mga unsa-unsang, I mean, gamay na kayong pagsikop dito kay murabag dili ka interesado pong mga huluano. O pinaagi po niya ng ilang gobernador nga gipaigtinjo nila ang ilang kumpanya against sa batok sa mga kining illegal drugs mga kaigsunan. So mo ka nang dili na kayo o wala ta kayo makadungog na naay mga nasikop da. Kaya nga itong mga kapulisan dahil stricto kayo, sige silang pang ilang operation bahay niining pagsikop niining mga tao nga involves diha sa droga. Panwa naman tayo makadungog nga diha sa Sulu na ay nasikop nga pagkadakudakong mga droga. Wa tayo nakadungog dili para sa ubang mga siyudad, sa ubang mga lugar, as silang kadaadlaw ang operasyon sa adong kapulisan. Ala, adlaw-adlaw kung magsunod na ay masikop, tilan puno na yung tao ng presuhan. Sa mga kapulisan na ito, mga kaigsunan, ngubang gaano niya, mag-schedule na sila o mga tulog. Di na gaano makapungko ng uban. Magpungko na, mag-schedule po sila. Ngubang katindog na yung taon. O napunaan pa, Jod. O rakining mga katauhan na ito, murag wala man eh, ambon. Unsa mga sila nga tigatwa, tigpaminubahan na sila. Unsa ba? Sa mga radyo, tigtanaw ba na sila sa mga TV? Apan lagi, murag wala lang sila ha, no? Masikop na nga, wa na, dito na. Dito na sila sa kulungan. Una, punan pa dyan nila. Astilan, mga tawhanaw eh. Kanusama mo magbag-udo, mga inday, mga dudoy, ha?
Untang panglantaw-lantaw po ninyo, pero kinalaging mga drug addict ba usahay. Kung wala na ganin sila, mahit-hit niya ng shabu, mauna na. Malaya na mga huna-huna, di na magka huna-huna o maayo. Antod nga, mangawad na. Antod nga, unsa-unsa na lang mga pamagi, araw mga korta. Araw lang makapalit o shabu. Kamaw ka na. Ado lang example ba? So diha man ang palugaran na ng Sulu, murag wala na kayong balitang atong nadungog niya ng lugara when it comes to drugs, mga kaigsunan. Kay lagi, ang atong mga kapulisan o sa mandupod sa atong mga laing pang mga lideres diha niya ng probinsya o gilabi na Jod, ang gobernador natong dili si Sugod, ang iyang probinsya nga Puy-an, mamahimong lugar sa mga drug addict, lugar sa mga drug lords, di siya Sugod ana. So maong murag naglisod-lisod ang ubang po diha nga magnegosyo o shabu. Huwag dahan pagkayong mga proyekto nga ginahimo sa gobernador diha na yan ang Sulu, maunayon silang kadaghan pong mga dibitaw tayong mabuo, no? Usahay maglisod tag pagkuwag mga impormasyon ba kaya ganilaging ilang kinaiya ba di man po tayong istoryahan, di man po tayong tuganan mga istorya na lang uba diha nga uy, ako okay balo dun mga media mo, okay balo nga unsay mga aktibidades ni gobernador laing barangay o munisipyo niya magdala sila mga unsa-unsang ipanghatag dito speakers munisipyo magdala sila mga para sa mga eskwilahan, para sa mga katawhan, para sa mga paghimog mga dalan sa mga project, bagong project nila. Di man yung taon ang bisgot. So kami ang media na lang yung taon ang muad to sila ha, mo interview. So mau ka ng mga kaigsunan. So buti pasabot nga wala siya ay hindi siya kayong hilig niya ng dili siya kayo hilig niya ng ikang pang kwamba pang papugi-pugi points ba ha? So mau ka na ang diha niya ng lugar diha niya ng Sulu mga kaigsunan pinagi sa atong gobernador na si Gobernador Toto Tan. Oo nga. So ano yan mga kaigsunan ng atong angkor man si Al Sinto. Alright mga kabigan ha, pasensya na at na late tayo, dami labada. welcome mga kabigan. At isang araw na naman, mainit. At tuloy-tuloy pa rin tayo mga kabigan. At marami tayong tinatakil, di ba? Tungkol dito sa ating mga issue. At yung MALF, mga kaibigan, nagbigay na ng statement tungkol dito sa petisyon ng Sulu Province questioning the legality and constitutionality ng Bangsa Moro Organic Law. At sinabi nila, sigurado daw na makakapasa sa legality at sa hindi daw lalabag sa konstitusyon itong Bangsa Moro Organic Law. Ang problema kasi dyan mga kaibigan, katulad ng sinabi natin kahapon, nung ginawa nila yung Bangsa Moro Transition Commission upang talakayin itong mga batas, diba na ano yan eh, na-question yung unang-una sa MOA AD, na-question, tinuloy nila sa panahon nitong si Pangulong Duterte at binago lamang nila ng konti. At ayun, dahil nakapasa sa Kongreso at sa Senado, naging batas from Bangsa Moro Basic Law, naging Bangsa Moro Organic Law. Kaya lang sa konstitusyon nakalagay doon na iisang organic law lamang ang dapat kilalanin. Ito yung organic law ng kasalukuyang konstitusyon. At upang maging legal yan at hindi lumabag sa saligang batas, dapat amyendahan yung Kongreso
yung ating constitution. Otherwise, talagang questionable yan. Kaya naman yung Supreme Court, mga kaibigan, ay agad na ipinag-utos sa mga respondents nitong petisyon na sagutin sa loob ng 10 araw yung hinihingi o hinihiling ng SALU na ang pagtatanong kung ito ba'y legal at kung ito ba'y naayon sa saligang batas. Tinood ka na, mga gengsyonar. So, pero matod pa sa MILF, legal naman daw ng ilang gipangayo na gumikan pertaining to this kining BOL, mga gengsyonan. So, atong talaon kay depende na sa Supreme Court nga probahan ba na nila unsa ba kay lagi murag sa atong banabana, mga gengsyonan. Murag lahi man ni sino kay ang usa ka grupo ining grupo sa mga tao sa murag dili man pun sila sugot makipag di sila gusto mo appeal ining diha sa ARMM labi na kining bagong panibag-o nila kambiyuhan ng AMR kay ganing mo nila bar Now depende na lang makiksunan sa atong Supreme Court kung katastasang hukum nakasalalay diyan sa katastasang hukum, mga kagsunan, kining flight nining BOL kay ang mga Suluano dali na sila sugot nga mamahimong kining appeal nining ARMM, mga kagsunan, o galungsod o gang basilan ta Sulu, Tawi-Tawi o galaan pang dapit din sa Sumbanga Peninsula, mga kagsunan, nga di na sila sugot may agom ni ining ARMM. O siguro maprubanan sa Supreme Court kung dito lang sila ha. Asa man ang ilaha kaya may maranaw man lang sila maganda na o na o dito lang na sila sila na o di na ganang masugot ng kuda ba ito? Gasta, mabalik na lang doon na sila sa ingon nga Region 12 man na sila, no? Ang kuda ba ito? Na din is 2 Region 9. Balik na lang din sa una. Magpamukuha na lang sa national government kontra na nilang magpahibusta sa ARMM. O na, pag daghang kayong mga problema nga wala mas dugay kayong ma-resolve ba? Kanalang bitawang intawon nga sa una wala may mga ganang mga teacher lipa kay mga teacher sa una kay panahon pang under pa by region pa no region 9 region 11 region 12 nga up to date man ang ilang mga sweldo katrabaho sa mga opisina up to date man ang ilang mga sweldo dili madelay nga tag duha ka bulan tulo ka bulan up to date man ang tanan una na ay mga project gigan sa gobyerno paghimo na yon pero nahimo gani ng ARMM ay pastilan mga kaisunan porque yun sa kanan nilang mga kwarta riha wala yung mga dakong mga project wala yung mga unsa-unsang mga dato o mga negosyante ng dakong mga negosyante nag-imbes niya ng ARMM mga kaisunan ay lagi madod pa nila nga data kasabot unsa mga ginahuna-huna po sa mga uban base yung sa malugi lang dali base mga pangayuan lang dali unsa ba kung mao ka ng gaduda po ang mga dakong mga negosyante nga mag-imbes sa ilang negosyo diya si ARMM mga kaisunan. So buti pasabot lang niya na nga dili kayo bang dili pa handa dili pa prepare ang mga leaders, mga katauhan nga mamahimong leader dihan yan ang ARMM mga kaisunan mura pag daghan pa kayo mga problema o daghan pa kayo mga pasikot-sikot nga kinahanglan nga pag-aralan nining unsay mga pamalaod unsay mga kagawasan yan matapas tagawag ano ba yung kalalabasan ganito o ganyan so dapat na pag-aralan pa aron nga
mamahimo yung di man hinumay mong perfect basta alinsunod sa batas, mga kaigsunan. So, sa pagkakaroon, murag naapang gihapon, kining di pa kayong maintindihan sa mga katauhan nato, yan, yan ang lugar. So, atong tanahon, gahulad lang gihapunta sa desisyon sa Supreme Court kung sa may nga ilang desisyon nga maunay matuman mga kaigsunan. Noong tapod, kining mga dihan na pumakita nato kung sa may buhat po sa MILF mga kaigsunan. Basing magwala na po na sila. Ha? Narinig ang tanga, dili mamahimun na ano, kay kita nang hinaot nga para man sa ayuhan, para sa katauhan man ang atong ginahimo. Para sa bagod ni Kwan, ni nang mayor diyan sa lungsod sa Sumbanga mga kaigsunan, matod pa niya ang iha para sa katauhan. Tulo lang man ang iyang gikuan diha, tulo lang man ang iyang gihuna-huna pirmi, ang edukasyon, kaya lagi ang tao nga na ay edukasyon o dili nga biyaan. Ang tao nga na ay edukasyon, marabag mahimo siyang nurang tao nga tarong. Apan lagi katong edukasyon nga ginaingon nila, katupong mga edukasyon nga dili, edukasyon nga lain ang panglandaw, lain ang pangunahuna. Dili pong edukasyon ingon nila nga gituluan siya na namahimus ang educated, bahay niya ng unsaon pangurap, unsaon pangawat, unsaon panglinlang, unsaon panglimbong mga kaigsunan. Di nga itong bangot natin pasabot nga na ay edukasyon. No, edukasyon, kinahalan ang tanan nga na ay edukasyon. Aron nga di magkalisod-lisod ba, bisa kag mangingisda, bisa kag mag-uuma, basta naa kay edukasyon, maayo. Mao ka nang usapod ka tumong sa atong mayor diha sa lungsod sa Sumbawanga, si Mayor Beng Klimaco. Wala, tignan natin, malapit na kasing eleksyon mga kapigan. Alam nyo, pag malapit ang eleksyon, marami ang mga propagandang lumalabas. Mao. Maraming mga mudslinging at walang ginawa, kundi maghanap ng butas. Pag walang butas, gagawa ng butas. Kaya naisip ko parang mambubutas. Para may mapag-usapan. Anyway, problema na nila yan. Basta tayo dito mga kabigan sa Radyo Mindanao ay ibinabalita lang natin kung ano ang nagaganap para sa kaalaman ng ating mga kababayan sa hindi lamang sa Sampuanga Peninsula, Mindanao, Visayas at Luzon, kundi maging sa ibang bansa yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad. At yung ating broadcast ay mapapakinggan niyo mga kaibigan sa MindanaoExaminer.com. Araw-araw tayo, mula alas 2 hanggang alas 3. At pag sa susunod na taon, baka magkaroon pa tayo ng mga black time dito sa Radyo Mindanao. At pumunta lamang kayo sa MindanaoExaminer.com. At sa opinion ay makikita ninyo itong ating programa. At sa Facebook, maaari nyong maaari kayong bumisita sa hanapin lamang ninyo ang Mindanao Examiner Regional Newspaper at makikita na at iba't ibang balita doon at ang ating broadcast. At sa Facebook din mga kaibigan, meron na tayong Facebook page ng Radyo Mindanao. So pwede ninyong i-like at i-share sa inyong mga kaibigan upang mabatid naman nila at malaman ang nagaganap sa ating bansa, sa Mindanao at sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Meron tayong natanggap na reklamo mga kaibigan sa Radyo Mindanao. Nag-text sa atin. At maaari kayo mag-text sa 0995-520-2358. Yan ang ating text line. Ang sumbong niya
ay isa siya sa mga district supervisors ng Department of Education sa Tawi-Tawi. Mm-hmm. At sabi niya merong parang may problema sa Department of Education dyan sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Sabi niya there's something wrong with the way teachers in Tawi-Tawi, both old and newly hired, are being deployed. Their assignments, as indicated in their certificates of appointments, in different from where they were are deployed now, especially those who haven't served even a single year in their original assignments. Some of the schools here in Tawi-Tawi are full of detailed teachers from Bongao Central Schools and Bongao 2 schools like Pagasinan, Lagasan, Yusuf Dais, Lakit-Lakit, etc., etc., etc. Most of these, most of the detailed teachers were from Panglima, Sugala, Tanduba, Siminol, Sitangkay. Please help the schools in Tawi-Tawi to have an equal distribution of workforce so that the small schools that we have will have a chance to grow and develop. Ay, bakit nga pala ganun? Yung karamihan doon ng mga paaralan sa Tawi-Tawi ay yung mga guro ay mula sa Bongao. Puro Bongao. Hmm. At naka-deploy dyan sa Pagasinan, Lagasan, Yusuf, Dais-Dais, Lakit-Lakit. At karamihan ng mga ito ay taga were from Panglima, Sugala, Tanduba, Simunol, Sitangkay. Nako, daming problema. Pagbibigay alam natin itong mga kaibigan dyan sa nagreklamo sa Department of Education, sa ARMM, upang malaman nila. Ipo-forward namin itong mga kaibigan. At isa pang reklamo ang pumasok sa ating hotline dito sa Radyo Mindanao. At teka, yung mga teacher, ano ba yung reklamo nila? Oh, good afternoon, sir. Nakikinig po kami ng Radyo Astig. Radyo Mindanao po. Radyo Mindanao Astig. Nakalagay dito, Radyo Astig. Sa website, sa internet. At gusto po namin isumbong itong problema namin dito sa Hulo. Sa ano to? Sulu Province. Ang reklamo, mga kaibigan, sinabi rito, napakalawsi po talaga ng serbisyo ng M. Louvillier dito sa Hulo. Probably the lousiest in the whole ARMM region. kung minsan due to slow access, kulang sa form, nagko-close ng mas maaga, 30 minutes before the scheduled closing time. 1 week na po kaming pabalik-balik. Buti na lang 1,000 plus lang ang aming ikiklaim. Paano kung nasa emergency situation kami at maraming pera ang ikiklaim? Tigok na po kami. Kung minsan po kailangan pa namin magbigay ng 100 piso di umano'y service fee sa security guard upang makakuha lamang ng agad ng pera. Please help the people of Sulu. Ang dami na ng branches dito ng M. Louvillier at napakalawsi. Bakit nga pala ganun, ha? Bakit daw napakabagal ng servisyo ng M. Louvillier dyan sa capital town ng Hulo? At kung ang sarado nila ay 5 o'clock, 4:30 pa lang, sarado na o nagsasara na. At kulang din daw sa mga forms. Ito yung forms, mga kaibigan, ito yung pagkiklaim. Bakit wala namang ibang ano dyan? Minsan kailangan pa nila magbigay ng 100 sa security guard para mapabilis lamang yung kanilang pagkiklaim. Dudulog namin ito, mga kaibigan, sa M. Louvillier. Ipapadala namin ang inyong text sa Facebook ng M. Louvillier upang malaman nila ang problema dyan sa M. Louvillier branches sa Sulu Province. Oh, mga kaigsyonan, ano mali ay? Nabay na i-reglamo yung panagat ng miyaging adlaw nga kung 10,000 daw ang i-withdraw mo. Hindi talaga, wala. Wala daw talaga. Walang pera. Talaga? May reklamo rin sa'yo? May reklamo din nung... Saan yan? Sa M. Louvillier Hulo? Sulu.
Oh, limholo. Talaga palang magulo. Talaga magulo yung service nitong lulo. Wala daw talaga. Na ngayon, akala ko, biro-biro lang yung tao na yun. Pala totoo, ngayon nagreklamo na ganyan-ganyan. Oh, dalawa. Eh. Nagreklamo sa amin, mga kabigyan, from Sulu and Tawi-Tawi na. Dalawa magkaibang tao. Yung sa Tawi-Tawi, yung deployment ng mga teachers sa iba't ibang paaralan, mukhang may pinapaboran. Ibig sabihin, yung galing yung mga teachers na... Mm-hmm. Ang tawag nito, pinapaboran na ano? Meron pinapaboran, siguro. Yung assign mga, din sa Bunggaw? Oo, oh, yung mga taga-Bunggaw na nakatira, doon mismo sa Bunggaw dinideploy. Diba? So, hindi nga naman patas. Hindi maganda. So, makikita rin niyo mga kaibigan. It's unfair. Kung gaano kalawak yung ating mga tagapakinig. At kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa Radyo Mindanao. Diyan sa Sulu at Tawi-Tawi, talagang may access sila sa internet diyan. At tayo ay napapakinggan. Marami ang nakikinig dahil sa Facebook ng Radyo Mindanao at sa Facebook ng Mindanao Examiner, sa website ng aming producer sa mindanaoexaminer.com ay makikita kung gaano karami ang mga hits na nakukuha ng Radyo Mindanao sa inyong lahat, mga kaibigan. So maraming salamat sa mainit na suporta. Asa man sila karon magreklamo sa DepEd? Asa man DepEd? DepEd ARMM? Oo, DepEd ARMM. At ba sila dito sa Sindapit? Silanaw? Asa man regional seat ng Cotabato? Oo, Cotabato. Oo. Diba? Mas medyo layo. While kung nagiging ano yan sila, Region 9, dito lang dyan, lang sa lunsong Sumbanga, Dura, dito sila. Oo, kaya nga yung taga Basulta, yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, ayon na nila sa Bangsa Moro Autonomous Region, ng Moro Islamic Liberation Front. Gusto nila, mga kaibigan, maibalik muli sa original na Region 9. Diyan naman talaga galing yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Imagine, yung Autonomous Region and Muslim Mindanao, tatlong probinsya magkakatabi dyan sa Sulu Archipelago, sa Western Mindanao. Sambuanga. Samantalang yung dalawang lalawigan, Lanao at Maguindanao, aba, nasa Central Mindanao. Tapos yung seat ng ARM government, nasa Cotabato. Ang gulo. Imagine, di ba? Yung Cotabato City, hindi naman part ng ARMM yan, pero nandito doon ang sentro ng ARMM government. Tapos yung lalawigan naman, Lanao at Maguindanao, malayo naman sa Cotabato. Ang magkakatabi lang itong Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Yung Basilan, yes. Kalahating oras lang yan by boat mula Sambuanga. At yung mula Sambuanga naman papuntang Hulo, overnight lang yan, mga kaibigan, siguro mga 6 na oras na biyahe. Sambuanga hanggang Bonggaw naman sa Tawi-Tawi, ganun din, mga 9 na oras. So, kaya naman na... nung nag-file ang province of Sulu ng petisyon sa Supreme Court na kini-question kung legal ba itong Bangsa Moro Organic Law na resulta ng Bangsa Moro Basic Law at nasa Republic Act 11054, ay talagang nagsabi, actually matagal na sinasabi ng Basilta, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, na ayaw nila sa ARM. Mas lalong ayaw nila mapasa ilalim ng rule ng pamamahala at pamamalakad ng Moro Islamic Liberation Front, yung mga yung rebelding grupo, mga kaibigan. Dahil yung 2014 lumagda sila ng interim peace accord. Hindi pa official yan, interim pa lang yan, interim pa lang. Oo, wala pa yung official talagang yung final peace agreement, dahil maraming hinihingi ang MILF, mga kaibigan. At na lagi pang nananakot, pag hindi raw na-aprobahan yung Bangsa Moro Organic Law, magkakaroon ng gyera sa Mindanao, dahil marami ang mag-aalbas. Marami ang aaklas at muli makikipaglaban. Ang dami ng negosyo ng mga lider ng MILF. At hindi na makapag-antay, gusto naman makaupo. Hindi na makapag-antay, ano? May sabihin yan, mga lungwot po sa boat nila na hindi na magkahulan, gusto na nilang punggo na. Yung mga agenda nga naas likod ba mga iksunan lagi noong kabungko na kwarta na ay kwarta, so walang pasok ugma o kakaroon adlaw ba doon pa sa atong presidente mga iksunan
wala muna ay suspendero lang muna ang trabaho. Karong alas 3 sa hapon, karong adlawa, tauro ng atong mga government employees mag-obserba sa All Saints Day lagi. Kining kalag-kalag mga kagsunan. Ito na yung last broadcast namin mga kaibigan dahil holiday na kami. At ang balik namin sa Lunes na, sa Lunes November na. 5 dahil ipit na Friday, Saturday at a-uno, a-dos. Mahaba-habang bakasyon yan. Mahaba-habang paglalabada to. Ay, meron ako sideline sa holiday. Ay, magbebenta ako mga kaibigan ng kandila at bulaklak sa tabi ng sementeryo. Yan. Matakot dyan. So ingat ha mga kabiyak, kala maging mapagbatsyak tayo, tulungan natin yung ating mga otoridad. Kung meron kayo nakikita mga kaduda-dudang mga tao, naku po, ipagbigay alam nyo kagad. At mahirap ang kalagayan ng ating bansa ngayon dahil marami ang gustong manggulo. Hindi natin alam bakit gustong-gusto nila manggulo. And dapat tumulong na lamang sila sa nation building para ma-achieve natin ang magandang ekonomiya. At hindi tayo magreklamo na mataas ang bilihin, mataas ang gasolina, mataas lahat, unano lang hindi tumataas, di ba? Tinood ka na mga gengsunan. So, undas, maas tagawag ba na? Sa tuwa ba na mga binisaya, kalag-kalag? So, nasayod na itong mga gengsunan. Kinahanglan magamping dito ang kanunay. O ayaw na lang ito, mga bisita ganit na diha sa mga lubong. Sa atong mga minatayang atong mga parinte nga gikuha na o may pumanaw na mga gigsunan, kaya di na lang ta magdala og mga hinagiban kanang mga hait nga sundang di isa ganing kutsilyo, di ganing napadalo nga ikupuhaw na sa mga pulis, ha? Og ayaw na lang ta magdala og mga ambot na ubang mga lugar. Di ana nang lunsun sumbong kadi nga napadalo og lighter. Basi daw buto ng lighter. Dun sa pagsindihan na ng kandila. Pero galaw po sila nga magdala na lang daw og posporo. Og ayaw mo pagdalag mga radyo kanang mga pusog mo magkarako mag unsa ni mag kinantahay diha. Kinahanglan di man na sila pwede po, kinahanglan magampo ta diha. Dili kay magpiesta ta diha sa sementeryo. Lahi pong ganaiyang ubano. O niya, kinahanglan ka nang magdalaganin tag mga atong mga anak diha. Butangin na sila kuan. Itong mga 5 years old hanggang 10 years old. Butangin na sila mga ID. Basing mawa na. Kadahan kayong yun, matawa. Tama. Yung ID. Diba? ID yan. Oh, dapat nakasabit sa leeg ng mga bata yun para kung mahiwalay. Diba? O kaya kung meron kayong parang tali, lubid, ilagay ninyo sa wrist ninyo, sa pulso. Taliyay. Sa bata para hindi mawala. Uwe. Mahirap yan. Napakadaming tao. Tinood yun na mga kagsunan. Huwag ID ba? Aron nga mailhan. O masig mawala na kay buyag-buyag lang ba kung taon nga makabuhi na diyan sa atong kamot na mulakaw na dito kay mga banta lagi. Pwede ko ng mga 5 years old, 6 years old, mura ka na gusto nga na mulakaw-lakaw na bisag asa. So mas maya nang naa siya ID o mas maya bang naanan siya higot ba na higtala na ito diyan sa atong ato nang birabirahaw na siya. Aron nga din na siya mo makabuhi mga insunaan. Yung pupunta sa sementeryo ha, kailangan maging team kayo. Huwag kayo magdadala ng mga alak. Bawal yan. Dahil hindi tayo pupunta sa cemetery upang mag-inuman. Huwag din kayo magdala ng mga stereo, cassette or whatever, cassette recorder, meron pa ba niya, what? O kaya mga speaker. At dalhin nyo kandila, bulaklak at pagkain para hindi kayo gutumin. Payong. Well, baka biglang umulan. Diba? Tsaka huwag na kayo masyado magbihis ng bonggang-bongga dahil mainit ang panahon ngayon. Sigurado, mga kagsunan. Kay, huwag ba nang lit ngang uban, di na pong mga tulog. Overnight di na ng sementeryo. Naamoy, kinahanglan na amoy humble. Naamoy flashlight. Naay pagkaon. Og unsa pa na ay medisina basig magkakaunta ko sa mga kalimangan na diya. Diba? Basta na ay medisina nga na ay mga nabahin taon nga masamdan diya.
Dade pero pang first aid ninyo ba? So, kung sa pamay mga buhato na to, nga, o kinanglan dyan nga, latong tanahon, tubig, dala sila tubig. Ah, yes, yes. So, tubig. O gatong tanahon, musulod na ganit na niya ng simenteryo pagkadagarang mga tao, at sa tanahon niya, asa man ang exit, ani, in case nga na ay mahitabo, na ay mangdaga ng mga tao, asa tamong gawas. O na, tanahon po nato, asa man dapit ang naman ay mga pulis nga na sila station na mong tawang usang ang tawang nga na sila yun ang butang liha nga asa ta magreklamo. Mm-hmm. Di ba mayroon yan silang police station na nakalagay diha sa cementerio o panalit na aday reklamo o unsa ba. Mm-hmm. Hibaw ta asa ta mo ato. Tsaka ingat tayo mga mm-hmm. kaibigan sa mga snatcher, magdanakaw, manduruko at ako. Ingat din tayo sa mga magdanakaw ng kandila at magdanakaw ng bulaklak. Nako, wag pa kayo nalingat, mawawala yung bulaklak ninyo. Ibibenta yan ng mga siraulo. Yung kandila naman, pagbago pa yan, ibibenta rin yan. O kaya pag putpud na, gagawin, tutunawin, gagawin floor wax. Oo, oh, tinawad ka na. Yung mga paso, nako, maraming ibibenta sigurado dyan. Ingat talaga. I see. So, mao ka na ang among pahinumdum ba sa mga buwanto, sa mga sementeryo. Sigurado, hugma, pichauno mga gigsunan, stilan, daghang kayong tao diyan sa sementeryo. Pero ang uban, ang kauna-una pong uban, diyan nga, buwanto na lang tag-inig umana o pagkasunod ugma na. Pero murag wala na ba ikong ba? Murag kaning dili na kay mingon silang sadya ba. Pero ang sa tuwa dili man tumugat mag sadya ba. Natuwa dito nga maka banding-banding pagtag gamay dito sa atong pamilya, kuyog di atong mga minatay. Sabagay ka to sila na minatay naman, namatay naman to sila, di naman to sila makakuha sa tuwa. Ang kita hinuon ng buhi, mabisita ta dito sila ha, hinluan na itong ilang windowan na itong sementeryo. O niya, mag-amputa nga unta kanan sila nga pasailuon sa Ginoo kung sa may mga nagahimo nila na buhat nila din sa kalibutan. Kinahan lang na nga mga ito pasailo ba Ginoo nga kay kato sila, wala naman to sila mahimo, patay naman to sila. Ang uba niya mutuong na ay mga kalag, na ay mga ang unsa na mubalik pa o na ay mga mao nang ingon silang mubalik daw ang na mao nang nagpaka unsa ni nahimong mga demonyo, nahimong mga unsang mga itsura. Di mo di ayo di mo pagtuon niya na mga isyu na. Diba? Wag yung pani itong mga problema diyan yung nakakadagdag diyan sa problema ng TV. Mao. Mao laging kini laging ubang mga media mo lagi. Labi na yung kini mga dakong mga network. Mao ka na sila nga mm-hmm. pagnegosyo mo po ng ilaha. Diba? Eh, alam nyo mga kaibigan, nagpapalabas ba naman ni tikbalang, manananggal, aswang, duwende. Meron pa dyan eh. Meron pa sila na interview mga tao. Ay, oh nakita ko talaga. Ang laki-laki ng mata. Ang itim-itim at may tabako pa. Nakatikin sa kapre yun. Kapre. Ikita niyo mga katarantaduhan ng ilang mga Pilipino na gumagawa ng istorya para mapaniwala. Ito naman mga nasa television, pipick upin naman, sasalsalin. Ay, nako. Ay, grabe. Eh, kung naniniwala kayo sa ganyan, maniwala na rin kayo kay Superman, kay Batman and Robin, kay Flash, kay Thor, Godzilla, yan. Voltes 5, yan. May paniwalaan ninyo. Lagi. So, kinilaging kinaiyan sa mga Pilipino ba? Mm-hmm. Unsa-unsang mga katuhuan, dinatayin ng unsa-unsang mga pamahiin nga ilang ginamawagan niyo sa akin. Doon tayo, masinsuan eh. Dejod na mo, masinsuan eh. Huwag unsa-unsang atong mga pagtuo riha. Ha? So, sa tuwa magigsunan, bilang pagrespeto sa mga kalag, kaya ng mga mahal na ito sa kinabuhi, mm-hmm. nga may panaw na may unan na stua, yep. ang maayaw diha, mm-hmm. ampo,
Meron pa nga dyan sasabihin pag may namatay. Naku, nagpakita sa akin si ganito, si Manong. Nagpakita sa akin si Manak. Eh, hindi, alam nyo mga kaibigan, masyadong malalim ang kapangyarihan ng ating utak. I-research nyo lamang yan. Kasi pag ang isang tao nag-iisip na takot sa ganito, kasi nakagista na natin yan eh. Itong mga pamahiin, itong mga superstitious belief, nakagista na ng mga Pilipino yan dahil sa yung mga dinala ng mga mananakop dito sa ating bansa. Andiyan Kastila, Hapon, Amerikano, kung ano-anong mga katarantaduhan ang dala ng mga yan. At napaniwala naman tayo yung ating mga ninuno. Kaya ngayon eh, mag-ingay lang yung butikik eh, sabihin na may bisita tayo. Oh, di ba? Ayan, yan, kuminsan Malaglag, maiputan ka ng butiki sa ulo. Naku, swerte yan, iputan mo pa ako. Oh, di ba? Malaglag pag kumakain tayo, malaglag yung kutsara. Uy, may bisita. May bisita, babae. Pag nalaglag yung tinidor, uy, lalaki. Pag nabasag mo yung baso, naku, may masamang mangyayari. Kita niyo mga kaibigan, pag may lumipad naman na itim na na paru-paro, uy, si ano siguro yan, bumalik. Di ba maraming katarantaduhan eh. May makasalubong kang pusa. Pusang itim. Ay, iwas ka. Eh, yung pusa rin, lalo humahabol sa'yo. Hanggang sa madapa ka. Pag nadapa ka, sugata ka. Sabi mo talagang malas tong pusa. Ah, yun dyan yung bawal dumaan sa ilalim ng hagdan, sa ilalim ng ladder. Diba? Huwag niyong paniwalaan niya mga kaibigan. Paniwalaan niyo na lang yung science. Ha? Sumaw ka na mga kagsulan. Kinilaging usahay unsa-unsang mga panulti. So, kung munang problema mong kwarta diha, yan ang problema natin. Problema kwarta sa iyong doon mga kagsulan. Problema kwarta. Ang kasagutan, mangutang ta. Kini, mangutang ta. Kini sa First Standard Finance Corporation. Gamay lang intaw ng ilang interest ani dili pala sa ubang mga lending institution diyang dako kayo ang interest ang kinigamay ra kag interest mga kagsulan. So katong mga gusto ganing maghimog balay malitog yuda riha o mag abroad ba sila o katong mga mamalitog mga sakyanan katong mga magnegosyo nga kulang ang inyong kapital aron mapunan na inyong kapital o katod yung mga wala dyan kwarta nga na ay paliton. Basta kumpleto lang nani, no? Kumpleto lang inyong mga papeles nga gipangayo sa First Standard Finance Corporation. Wala na yung problema kay Sunan. Maong panawag mo o bisita ha. Pamisita mo sa ilang opisina. Ganyan First Standard Finance Corporation. Ha? Og gusto ganin mong kining mutawag, panawag lang mo sa ilang numero mga kaigsulan, 0995-520-2358. Mao ka na. Og gusto po mo mamisita niya ng ilang opisina kining First Standard Finance Corporation. Niya na lang na sa unsa ni kining Pearland Building, Mayor Vitaliano Agen Avenue, Zamboanga City, at bang niyanang desk appliance marketing mga kaigsunan. Paghangad ninyo, makita ninyo na ang ilang opisina, kining opisina sa Mindanao Examiner, na na sila ga-opisina ang kining First Standard Finance Corporation. So, mao ka to. Kung gusto po mo mapalit o sakyanan mga kaigsunan, bago pa kayo, mamurge pa kayo mga kaigsunan. Na ay baligya nga usa ka Fortuner G ang presyo ni ini 690,000 kini mga kaigsunan. Alaw, malid na kunya na po joy brass sale kining Montero GLS SE 720,000 pesos kini mga kaigsunan. Og mamors kayo, mag-upa kayo mga isulan. Og kining usapod ka Suzuki Swift 450,000 kini. Og katong mga gipangsangpit na itong mga isulan, mga sakyanan, kung gusto ganin mo, interesado ganin mo, palit ani, panawag lang mo sa ilang telepono
0995-520-2358. Ilang mobile phone ka na mga kaigsunan. Alas, sige na. Usbo na ito. 0995-520-2358. So, kato pong gustong muhulam o kwarta, maulang gihapong katong numero na itong ginasangpit. Usbo na ito. 0995-520-2358. Mao ka na ang numero sa mga gisangpit natong mga sakyan, mga sanasanasakyanan sa mga daw eh. Huwag kining baliga, huwag kining First Standard Finance Corporation. So, mao ka na mga kigsunan ang atong kining storya o kamulagi po diha. Kung gusto po mong mabasa o atong talaan, kining Mindanao Examiner, naalala sa mga palingking mga kaigsunan, ginabaligya mo na o lagi. Murag ka ng pamalit mo niya na, muragwanan tayo padahon mga kaigsunan. Kutob na lang din ang atong tulumanon. Manamilit na tayo eh. Paano ka na? Wala tayong oras. Ando, sunod na po mga kaigsunan. Kinilang gihapon si Sammy Disa. Mayong adlaw, kaninyong tanam. Thank you. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa susunod na Lunes. Ito po yung balon ko, Dalasina. Nagpapasalamat. I love you. Mamuha. Chup-chup.